Mula sa Rojas City sa probinsya ng Capiz, ang 19-year-old visual artist na si John Cyril Duhaylo. Una nag-trending ang kanyang life-size painting noong nakaraang taon. Siyempre po, sobrang saya kasi maraming mga nakaka-appreciate sa gawa ko. And also, sobrang happy po kasi marami pong nagsusuporta sa akin. Yung mga kaibigan ko po, mga family, and also mga kahit hindi ko po kilala, marami pong nag-message sa akin, nag-congratulate, kaya sobrang nakaka-overwhelm po talaga. Bagaman komplikado, matyagang ipininta muli ni John ang kanyang sarili habang nagpipinta ng kanyang sarili? Huh? Nakakabilib, di ba? Bali, gusto ko pong i-challenge kasi yung sarili sa paggawa ng mga mahihirap na subjects and malalaking mga canvas, kasi gusto ko pong i-challenge yung self ko kung hanggang saan po at kung gaano kahirap yung kaya kong gawin, kung hanggang saan yung capacity ko as an artist. And yung mga malalaking paintings ko po, halos inaabot ng 3 weeks to 1 month pataas, depende po sa laki ng canvas. Si Lula po is isa sa nag-alaga sa akin simula nung bata pa ako, kasi sobrang sakitin ko po nung bata pa ako and mahirap din kami. Kahit ganun po yung nangyari, lagi pong naghahanap si Lola ng ano ng way para makapag-provide sa mga pangangailangan ko. And isa po siya sa mga inspiration ko kasi gusto ko pong makabawi sa lahat ng mga sakripisyo at paghihirap ng sa akin simula po ito bata. March 19 nang makahiligan ni John ang pagpipinta at nagsimula lamang siya sa mga small size simple subject gaya ng landscape. Bale, ginagawa ko na po lahat ng subjects, mga wildlife, landscapes, portraits, and also abstracts po. But ngayon, nakafocus po talaga ako sa portrait. Hindi raw full-time sa pagpipinta si John, pero gumagawa naman siya ng commissioned arts. Ang mga kinikita mula rito ay ginagamit niya sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Lalo na pong ngayon, ka-pandemic, sobrang hirap makahanap ng trabaho. And si Papa, isa lang pong tricycle driver. Kaya sobrang hirap po talaga, lalo na hindi na po araw-araw may biyahe siya. Siyempre, mahirap din po kasi may limit na po yung pasahero. Bali, isa na lang po yung pwedeng makasakay or dalawa. Kaya sobrang happy ko po kasi may ganitong talent po ako. Kasi kahit papano, may kinikita po ako kahit nasa bahay lang ako and nakaka-provide po sa pang-araw-araw namin pangangailangan. At para sa mga gaya niyang kabataan, ito ang maipapay ni John. Huwag lang tayong sumuko and mga negatives, huwag lang natin pakinggan. Tuloy-tuloy lang tayo sa kung anong gusto natin gawin. And huwag kalimutan ang manalangin and samahan ng pagpursige. Kasi yun talaga yung makakatulong sa'yo. Stay motivated lang and maging humble lang po always.